on a play. The girl, you're cool. Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. So this is Omi R. H. and Inchong Pinagpalang Friend. Sino pa ba? Yung nanonood sa tingin mo? Yung nanonood? Pagpulain ba? Ikaw yun? Ikaw ba yun? Yes! Ikaw! Ikaw din! Pagpulain ka! Ganon! Di ba? So kung nakikita niyo mga pinagpalang friend, di ba? Nakahubad ako ngayon din. Diyos ko po, ang init-init kasi kanina. Galing kami dun sa Bagong Silang, formerly named Bagong Silang sa Barangay Akmak. And now named as Purok, Sampaguita, and Santan. Kaya dun yun, dun kami galing ni Miti Chi. Kasi hinahanap namin si Joy dahil magbabayad ako, may pagbabayaran ako sa kanya. At the same time, magpapalinis ako ng kuko. Kasi tingnan mo naman ang kuko, ang dumi-dumi na ako, kung nakikita nyo. Ayan no, dumi-dumi na kasi ng kuko ko, kaya kailangan na palinisan to dahil ilang buwan na to walang linis, mga pinagpalang friend. Kaya kailangan na baguhan naman to, kailangan naman tong panuhan, no, oras na kasing palinisan to, mga pinagpalang friend. In short, mga pinagpalang friend, hindi namin nakagilap si Joy, dahil si Joy daw may appointment daw talaga dun sa naawan, kaya talagang nagpainit lang kami doon, kaya pawis na pawis ako, kaya tingnan mo yung tsura ko, kaya sobrang init ko ngayon at naghubad ako ng damit dahil basang basa na yung damit ko, mga pinagpalang friend. Kaya nagpahangin lang ako dito sa may baybayin, ganun yun. So kung makikita mo naman kung gano'ng kahangin dito at gano'ng ka-relaxing yung mga yung ano mo, mararamdaman mo dito sa sobrang hangin. Ayan o, a lovely place, di ba? Mahangin. Kaya dito na ako. Habang nakaupo ako dito, nag-Facebook lang kasi muna ako dito. Ayan si Mitichi, may COVID na kasi ubo na si bakla. Pagkatapos sinatake nung nakaraan yan, ayan, ubo na naman yan. Aching pa na aching, bahing pa na bahing. Kaya ganun yon. So, ganun lang, di ba? Tingnan mo naman itsura ko. Pak, 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 pak. Labanisim, labanisim. So, ito. So, but before that, mga pinagpalang friends pala ha. Okay, okay, don't forget to subscribe my channel. And please click the bell button for the new notification of my new upcoming videos, mga pinagpalang friends. Huwag na huwag nyo kakalimutan yung dalawa na yan, yung subscribe button, tsaka yung bell button na yan, para ma-update kayo ng ng mga videos ko na ma-upload ko. So here we go naman, kung nakikita nyo din, isa yan, kaya busy-busy yan si Tichi sa kanyang barbecue business. Ayan. Nakabili na daw siya kasi hindi siya nakabili kaganina doon sa may palengke sa Tambo dahil wala pa kasi yung ano doon ang tawag doon Mansanera Estanera o comment bilang ano tawag doon yung tagatantad ng mga kani-kani Stancero ano ba yun yung mga ganun-ganun i-comment nyo anong pangalan doon, di ko alam, comment down below na lang kung anong tawag doon. Kaya ayan, ngayon na siya na gano'n, nag-barbecue para ngayong araw na to kasi may mga order kasi kanina. Ang daming-daming nag-online, ang daming-daming nagpa-private message sa akin na order ng barbecue. So, malungkot lang na reply dahil hindi siya nag-barbecue kaganina mga early pang lunch. Kaya pang dinner na itong binabarbecue niya, kaya ito, may ginagawa na siya, mga pinagpalang friend, kung nakikita nyo. Ayan siya. Ready na siya kasi magmamarinate na siya ng kanyang barbecue. So yun, nakabili na siya ngayon ng pang-barbecue niya dahil yung mga na-cancel na mga order kaganina ng lunch, mga apat na customer yun, hindi niya napag-anuhan, na-accommodate o na-cater dahil hindi siya nakapag-prepare ng pang-lunch na barbecue. Ngayon pang-ano na lang, pang-dinner. Pang-dinner na. So ayan siya, mga pinagpalang friends. Ayan si Tichi. So, may ilang stick to magagawa mo ngayon, girl? I think, 30. So, ano pa bang mga, ano pa meron aside sa barbecue makukuha at mag... Meron tayong mga grilled bangus. May bangus tayo. May pork chop tayo. Magkano yung bangus mo? 120 bangus, okay. Tapos yung pork chop mo? Tapos yung pork chop natin is 60 pesos lang po, affordable man. Ano and pang meron? May liempo tayo na 120. Liempo niya mga 120 mga pinagpalang. May ano din tayo, pork belly, 160. Mm-hmm. Then meron din tayong quarter leg, yung paa ng manok. Kano yun? 50 pesos po. Yung 50 pesos ng mga pinagpalang friend. Ganun yun, di ba? Meron din tayong mga seafoods. Ayan. Ayan ang squid. 120 lang po, affordable siya.
So ito yung mga ingredients na mga pinagpalang friends. Kasi may mga secret siyang ingredients na hindi niya i-reveal. Kaya ito yon. Pero pa siyang mga ganun-ganun drama. Inom yun. Init talaga ngayon kaya naano kami. Kaya ito lang. So ganun John. Ang anuhin lang talaga natin. Kaya inano ko si Joy. Joy, magpakita ka natin. Pupunta na ako dyan. Magpapalinis ako ng kukuti lang kati-kati ng mga ingon ko. Ganun John. Kaya puntahan na kita mamaya. Puntahan ka na yung mamaya. Doon magpapalinis ako. Dahil may babayaran pa ako sa'yo mamaya. Okay? Si Joy, paano ba to? Asan ka ba? Tumawag ka sa akin para maano din. So ito yung si Tichi, oh. Ayan, ready na siya sa kanyang pang-barbecue. Laban siya. Laban ba? So ito yung ano. So kung makikita yung mga pinagpalang friends, ito yung ano niya, yung dating, yung pangalan ng barbecue niya mga pinag... Ayan. Yan ang pangalan ng barbecue niya. So, laban lang. So, pinapatuyo niya na yung ano, yung kanyang tawag nun, yung grill. Ayan. So, dito na siya. Gihiwa na siya mga pinagpalang friends. Ito yung mga ingredient niya. Nagawa. Makikita nyo, di ba? Masarap ng buhay. Masarap po. Ayan. So dito ako tumatambay talaga mga pinagpalang friend. Natambay ako dito. O marami sa mga friend ko na dito talaga nagpapahangin pag mga ganitong oras. Pagpatay na oras gaya ng mga alauna, alas dos, alas tres hanggang hapon na yan. Kaya dito ako tumatambay talaga sa baybayin. Kaya ang ganda-ganda ng bahay namin din nasa baybayin malapit. Kaya yung hangin, dire-diretso pasok, hindi na namin masyado kailangan ng mga electric fan o ano man. Kaya minsan kaya pag nagpapasyal ako, nang lumalabas ako, ang apawis ko agad eh. Dahil dito kasi sa amin, hindi kami mapapawisan dahil mahangin. Mahangin kasi yung sa bandang bahay namin. Lalo na pa sa may balcony, sa may teris-teris banda. Ano ba tawag doon? Kaya upo lang ako dito sa may baybayin, chat-chat, may wifi. Yan, di na agad ako maanuhan, pawisan. Kaya talagang gano'n, tas asarap matulog, antuking kapag dito ka sa dagat, mga pinagpalang friend, malapit. Kaya maya nito pag medyo makulimlim na o kaya magsasunset na, ayan, maliligo na ako ng dagat. Yan, yan ang tips ko, o yan ang magiging, yan ang routine ko talaga kasi ako pag naliligo ako sa dagat, gabi ako naliligo, night swimming kasi yung init ng dagat sa tanghali, naano ko yan, nafe-feel ko nung init pag gabi kaya ang sarap, parang sa iba pa, para kung nagsasauna, the same time, nagtutukob, ganun yung kaya nga. Dito ko lang din naramdaman na nasa probinsya na ako mga pinagpalang friend na less na ako sa ubo. Yes, totoo yun. Nung sa Manila ako, talagang halos pag napawisan ako agad, maya-maya pintada ko na 2-3 days yan, ubo-ubo na agad ako noon. Pero nung dito na ako sa probinsya, hindi ko naramdaman ang ubo. Dahil kasabihan ng marami, ang dagat daw talaga ay gamot. Kaya dito lang ako, gabi-gabi ako naliligo. Yung finifeel ko yung dagat, babad ako sa dagat, gabi-gabi yun. Kasi yun ang ligo ko eh, gabi. Gabi ako naliligo. Kaya thankful ako, nag 1 year na ako, hindi pa ako inuubo. Ganun yun. Yan ang secret ko dito. Kaya hindi ko ipagpapalit ang probinsya sa Manila. Dahil pag dito ako sa probinsya, hindi ko talaga palalampasin na maliligo ako araw-araw dito dahil sa Manila. Matagal ako sa Manila naman eh. Kaya pag sa Manila ako, maligo ka sa dagat, napakalayo, punta ka pa ng Cavite. Yan, punta ka pa somewhere. Batangas, yan, napuntahan ko talaga yan. At mag-e-entrance ka. Ganun yun. Correct me if I'm wrong, dahil experience ko yun na pumunta ako ng Manila,
dapat maliligo ako sa dagat dahil talagang mamiss ko maligo ng dagat. Nag-entrance kami, kung alam nyo yan, ganun. Pero dito sa amin, Diyos ko po, abot kamay namin yung ligo. Isang sipa lang, isang tumbling lang, dagat na agad. Kaya naluloka ako, kaya hindi ko talaga ito paanuhan yung pwesto namin, yung lugar namin, yung bahay namin na nasa tabi ng dagat. Dahil talagang hindi ko ito ipagpapalit sa aking lugar. Sa yun, sa mga tip na yan. At pag nasa Manila naman, pag naliligo ka sa Manila, okasyon lang yung pag may weekdays o may mga tawag dun. Mahal na araw, ganun, yung mga halos holiday lahat ang ano, ang establishment yan. Talagang jamming kami, kakagad kami doon, punta kami agad ng dagat, ganun yung mga pinagpalang friend. Diba? Kaya, sarap-sarap. Kaya tingnan natin. Oh, paano na yung ano niya, oh. Ayan na. Going ano na siya, mga pinagpalang friend. Hindi natin i-reveal yung secret niya kasi ito yung technique niya. Kaya patok na patok yung barbecue yung mga pinagpalang friend. Kaya tingnan nyo na lang. Kaya kung may hinala kayo, comment down below na lang mga pinagpalang friend. Kung may hinala kayo sa mga secret recipe niya. Kung ano ang tingin mo ay bonggang-bonggang effect.